Kakaibang pagkain kung tawagin ay taco sa ibang bansa, pero nandito na nga po yan at naglad na sa Taytay Rizal. Pinoy Overload Tacos ang ating episode for today. Samahan niyo ako mga noy at tikman nga natin itong ipinagmamalaking pagkain ni Kuya Ray, o mas kilala bilang si Tacos, dito sa Taytay Rizal. Tara, let's get it on mga noy! Ray, magandang araw sa iyo at maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin, no, na mga bisita ka. Mas kilala ka sa pangalan na nang tawag sa inyo ng mga tao dito? Tacos. Tacos. Kasi mga ilang taon mo na bang ginagawa ito? Since 2017. 2017, no? Halos ay hindi pa siya talaga Changi, ano. Oo, itong lugar na to, hindi ha? Hindi pa. Ang Changi pa lang, dito pa lang sa may Freedom pa lang. Oo, edi pa lang kwento dito, no. 2017 nagsimula ka. Ano bang masasabi natin na ano nangyari nung dumaan yung pandemic? Wala, talagang bagsak. Kasi bago magka-pandemic, ang pwesto ko marami. Mm-hmm. Tapos talagang ang tauhan ko, siyam. Siyam? Mm-hmm. Tapos bawat pwesto, talagang kumikita kami ng malaki. Oo. Araw-araw sa isang pwesto, nakaka 400, 300. 400 pieces ang tako mismo, ha? Grabe, no? E tas nung dumaan yung pandemic, ito, nagka-pandemia, siyempre. Halos 2 years ako hindi nagtinda nun, eh. Wow. Kasi bawal po kasi dito. Tapos yung pinakamayari ng pwesto kasi na inuupahan namin, kasi diba nagka-pandemic, dapat hindi ka magbabayad ng pwesto. Eh siya gusto niya continuous yung bayad, kaya binitawan ko. Tapos kalimitan kasi ng pwesto ko, ano, simbahan, school. Eh diba walang misa, walang pasok sa school. Oh. Kaya nabitawan ko lahat. Oo, sayang yung mga pwesto, no? Ngayon ba wala kang planong ibalik ulit yung mga pwesto na yun? Plano, pero ano, paunti-unti. Unti-unti lang. Ano, kasi bumabangon pa lang. Kakaumpisa pa. Eh paano yan? Anong naging ano muno na parang negosyo or ano? Online. Online. Tacos pa rin. Nagbebenta ka online. Ang galing, no? Talagang madiskarte. Doon lang sa lugar namin. Kasi alas 5 lang ang, di ba, nung time na yun, yeah. Alas 5 lang pwede mag... Oh. Diskarte talaga, no? Kailangan, no? So, para itong tacos mo na ito is, nasabi mo sa akin, yung pinaka ginagamit mong taco is homemade sa iyo. Homemade po, homemade. Oh. Ang galing, ha? Ano yung naging ano yan? May naikwento ka sa akin off-cam, eh. Yung parang nilalagay nyo dyan. Kala ko kasi balat ng lumpia, no? Yung lumpia wrapper, hindi pala. Yun nga yung pagkakaintindi ng iba na sabi nila, ah, lumpia wrapper lang yan. Oo, yan ang sabi hindi nila. Pala. Hindi. Kasi ano po yan, kalabasa po, ginagadgad ko po yan. Mm. Tapos patutuyuin po namin. Mm-hmm. Magiging pulbus din siya na parang harina. Ayun. Tapos yung malunggay po, pag kuha mo ng malunggay, bibilad mo lang siya sa araw. Tapos pag binagwag mong gano'n, naghihiwa-hiwalay na siya. Tapos gaganon-ganonin mo lang. Napakasustansya pala yun dito. Yung hinahalo namin, tapos mamasahin po namin. Mano-mano po yun, ruruling pin namin. Ang galing. Tapos yung ginagamit mo palaman, yung parang karne, baka? Opo, baka po. Wow. May sarili po akong gilingan, gawa ng marami po akong suking Muslim dito. Yun. Kasi pagka bumili ka sa palengke, baka mahaluan. Ah, kaya kailangan talaga. Ang galing naman pala nitong produkto mo. Talagang yung pinagkakaingatan mo din yung ganyan. Oo, kasi marami po akong suking Muslim kasi. Yeah. Kahit yung mga pang-ingredients ko po, beef cubes po talaga. Hindi ako naglalagay ng mga magic kasi baka may malasaan silang ayaw iba. Ayaw mo magananit naman po, tinda mo. Tsaka itong sauce mo, ikaw din may timpla? Ako rin po. Opo. Ayan, na meron kang ano, ang tawag dyan, spicy tsaka yung isa? Opo, ano po yan, yung maanghang po, binlender lang po yan na sealing green, wow. Labuyo, tas suka. Tapos, ano, kayen po. Yun ang po yung isa matamis. Cheese sauce po siya. Cheese sauce. Po. Ayun yung pala. Yung kapatid po kasi, ano, nagtatrabaho sa paggawaan ng palaman. Kunyari, ito, ha, sabihin natin, nakakailang ka na ngayon on an average, no? Huwag naman natin sabihin lahat, pero on a pieces nung ganyang binibenta. Dito po, 200 pieces. 200 pieces. Opo. Sa lumang palengke po, 100 pieces. Ah, may dalawa ka pang pwesto ngayon, opo, ha? Opo, opo. Ayos. Ito, bukas ka dito sa lugar na to ng oras? Alas 2 po. Doon sa kabila? Alas 3 po. Alas 3, masahapon po. Mauna po kasi rito, bago doon. Ayan, tacos, may tanong ko lang din para sa mga nanonood. Ano itong eksaktong lokasyon mo dito sa Changian na to? Dito po sa may Maswerte po. Maswerte? Opo, sa may Taytay Changi po. Alas 2 po ng hapon ang umpisa po namin magtinda. Ayun, Taytay Changi, yung po ang pangalan niya. Actually, yun nga, tama yung nasabi ni tacos, no? Maswerte. Maswerte po, Maswerte Changian, harap na harap po siya. Pag nakapeso ka sa Maswerte. Maswerte.
Ang galing naman. Yung sa kabila? Sa ano, Lumang Palengke po, sa may tabi po ng Methodist Church. Methodist Church, Lumang opo. Palengke ng Taytay. Opo, opo. Ayan ha, para sa panghuling tanong ko, ano ba ma-advise mo sa mga nanonood sa atin na pwedeng, alam mo, kung sakaling pasukin nila yung mga pagninegosyo at pagtitinda? Ano, wag mo lang bitawan yung pangarap mo kasi marami na kasing nagdi-discourage sa akin na tagal mo nang nagtatakos, di ka naman yumayaman. Ang importante, nabubuhay ako sa takos, hindi ko kailangan mangamuhan, sarili ko yun. Sabi kong gano'n, tapos nakikita ko naman may potential siya, wala pa lang talagang sapat na kapital at saka nagka-pandemic kasi kaya yung kapital nawala. Kaya wag mo lang bitawan yung pangarap mo, kung alam mo namang may mararating siya. Sige ka lang na sige, kahit sabihin mo na maraming nagsasabi sa'yo na mag-iba ka na lang ng negosyo kasi doon sa ibang negosyo yayaman ka. Ito yung passion ko. Yun ang sinasabi ko sa inyo, passion. Nako Dacos, maraming maraming salamat, syempre gagawa na tayo, titikman natin yan. Tara! Overload. Ayan nga po yung ating titikman sa araw na to, no? Dito yan sa Taytay. Etong specific na tindahan ni Taco, no? Si Kuya Ray, kung tawagin, or Tacos. Ang tawag sa kanya ng mga tao dito. Nandito po yan sa Maswerte, yung Changgian. Pangalan po ng building or the... Yung kahabaan ng garment sa section na to, yung street po, Maswerte ang tawag. Sabi niya nga, pag kaya siya rito pumesto, yung Maswerte kasi ang pumipesto rito. So, ayan nga yung kanyang Tacos. Mapapansin natin, pinangalanan niya Pinoy Overload Tacos. Mukha nga naman talagang overload. At saka Pinoy na Pinoy, dahil yung mga timplada nito, lahat po, si Tacos ang may gawa. Baka, pipino, nakikita ko rito ngayon, repolyo, kamatis, sandamakmak na keso at yung sarsang kanya rin pong gawa. Even this taco na ito yung pinagpapalagyan ng mga laman, homemade. Kala ko nga talaga, ang dami daw nagsabi sa kanya, nakala ito'y lumpia wrapper. Hindi po pala, no? Ayan, napanood niyo puro siguro sa unang bahagi nitong ating episode for today, yung kung ano yung, paano niya ginagawa. To tikman natin, ha? Ito yung pinakalaman sa loob. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, oh. Okay. Lamunan nitong parang wrap niya. Yung baka, may something siya ang kakaibang lasa. I think, no, tinitimpla niya na parang, sa akin ha, parang Mexicano yung dating. Medyo po rin ng lasa. 35 pesos. Unang kagat ko pa lang dito, yung subo, no. Parang makakatingin ka ng kakaibang... Hindi ano eh. Hindi siya masasabi ko parang Pinoy eh. Yung foreign nga, pero Pinoy taco sa pinangalan niya. Lasang taco. Yun, nang kung nakakakain na po tayo ng mga tacos talaga, no? Actually, may mga nabibiling sauces sa supermarket. Pantaco. Uling-uli. Napaka... Parang value for money sa lasa niya. Tumang ko yung keso. Ang daming keso. Ganyan sa loob. Ano natin ha? Medyo hinahalukay ko po ngayon para check natin ang gusto kung anong klaseng... Ang sarap. Masarap siya nung nilagyan ko lang ng keso. Gahit mong kulang itong ano niya. Pabalat. Ayos! Worth it, para sa 35 pesos. Yun po ang masasabi ko dito. Makakating ka na kakaiba, no? Siyempre, tacos po siya. Parang Mexicano ang dating eh, yung lasa eh. Tulit, ayos. No wonder, kamaraming pumipili ng tao,
Sabi ko po, yung presyo kasi, mura, 35 pesos. Tapos, lokasyon niya, prime spot, no? Ang daming, sabi niyo, pag namalengke ka rito sa Tanggian dito, magugutom ka. Ayan, kaya hindi lang po silang nandito eh. Nag-take advantage na rin po yung mga ibang negosyo rito, no? Mga vendor. Saan-saan na rin po sila nagsulputan, nagtayuan ng kanilang mga tindahan para alam mo, magkaroon din po ng opportunity na alam mo yun, magnegosyo, kumita, no? Nakasabayan yung dami ng tao dito. Galing yung lasa ng ano? Itong parang pinakabalat niya, oh. Ano? Lasang gulay. Namang kalabasa nga ginagamit. Galing. Tsaka tingnan niyo po, tutuwang mo lang na malapit. Tiyan, pakita mo sa kanila ilang patong yung nilalagay, oh. Yeah. Ha? Para po sa oras, kung sa, pupunta kayo nito, gusto nyo matitman itong Pinoy Tacos Overload. Alas dos po ng tangalan, nandito na sila. Kamaswerte, Tanggian, ano? Nandun sa kabilang pwesto daw po nila, may palengke ng, lumang palengke ng Taytay. Alas tres sila nandun. By the way, Noy, mga araw po na nandito si Tacos, para dito sa Maswerte, nandito siya ng Thursday hanggang Sunday. Doon sa palengke daw po, araw-araw, may tinda sila doon. Ayun yung matikman to. Yung mga takeout, ganito rin po, no? Nalagay niya sa Spyro, tubot nga. Ang bibigay siya ng kutsara kasi mayroon nga naman kainin to. Isang ganon dahil katapon. Yan po, bago tayo matapos, no? Pakifollow po ang TikTok page ni Eat and Run Cooking Vlogs, no? At saka may konting pabati lang tayo. Unahin ko na, happy 60th birthday, siyempre. Sir Willie Aranzanso, happy happy birthday sa'yo, sir, ha? Mabuhay ka, siyempre. More birthdays to come, no? Gerard Bulacso of Concepcion Tarlac, Danilo and Alona Aricheta and Aricheta Family Pro, Manresa, Quezon City, and dyan din si RO2 Vlogs, Via Rosa Caballero, Curl, Ken Ken, Glass, Aluminum and Blinds, Mike Leto, Batanga City, Sai TV, Budol, Andy Balbona, at saka si Nelson Herrera, siyempre, mabuhay po kayong lahat dyan, no? At saka siyempre, gusto ko rin pasalamatan, ha? At pakifollow din po ang Facebook page ni Food Chip ni Kuya A, ayun, no? Naku yun. Siyempre naman, no? Yan. Again, no, yan. Maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa atin. Doon sa mga nag-follow ng page ng Alagang Akay, maraming maraming salamat po doon sa YouTube channel na pinapollow nyo rin po ng Alagang Akay, no? Sa mga subscribers natin, sa mga bagong subscribers natin, dami-dami na. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Grabe, sa pagtitiwala, sa pag-abang sa mga episodes na nalabas natin. Mabuhay kayo. Thank you. Sa subo muna ulit. Bibilisan ko na itong vlog na ito, mga Noy. Dahil dami na mong tao. Nakakagulo na kami rito. Maraming maraming salamat, ha. God bless you all. Mabuhay po kayo. Siyempre, mahal na mahal ko po kayo. Sandali. Bago tayo matapos, siyempre, gusto kong pasalamatan. The Lemon House, oh. Nagbigay ng ating drinks para dito. Sarap pa. Subo pa. Kagumal para sa inyo. Bye-bye.